Yan, ito po mga kabayan, biniak mo na po itong sariwang buko ng niyog. At ito po yung kanyang sabay. Gandang araw po mga kabayan. Ngayon naman po ay ang halamang niyog ang ating tatalakayin. Kung ano-ano baga ang mga kapakinabangan ng niyog sa ating kabuhayan at mga benepisyo sa ating kalusugan. Ang halamang pong niyog mga kabayan ay itinatanim at nabubuhay sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan. Ang niyog mga kabayan ay isa sa pinakamaraming pakinabang at ito ay pinagkukunan ng langis o yung virgin coconut oil, suka, alak, lamber na ginagawang bahay, walis, uling na gamit sa pagluluto, gata, palyat na pagkain ng baboy, kukupit na pataba sa halaman at buko Diyos at marami pang iba. Ang tubig ng niyog mga kabayan ay sagana sa potassium at ito ay mas mainam kung ito ay bagong bukas na sariwang-sariwa na yung iinumin na hindi na nilagyan ng yelo o inilagay sa refrigerator. At ang nutrients naman po mga kabayan ng niyog ay mayroong calcium, copper, fiber, vitamin C, magnesium, potassium, sodium at meron din itong antioxidant properties na panglaban sa mga free radicals at mabuti rin sa atay at nagpapababa ng ating blood sugar. Ang bunga naman po ng niyog mga kabayan ay nagtataglay ng mga mineral at vitaminang E, B at E. At ang sariwang tubig ng murang niyog ay nagpapakondisyon ng ating katawan at mahusay itong inumin para sa karamdaman sa tiyan katulad ng ulcer, panghihina ng memorya, pananamlay o pagod, pamamayat, panghihina ng mga baga at mainam din itong inumin ang sabaw ng murang niyog upang guminhawa ang sakit sa bato. Ang sabaw naman po mga kabayan ng magulang na niyog ay hindi ipinapayo na inumin sapagkat maaring maging sanhi ng iritasyon sa pantog o yung urinary bladder o sa lagusan ng ihi. At ang pag-inom naman po ng pinakaluang ugat ng niyog ay magandang inumin upang umayos ang daloy ng pag-ihi, nagpapatibay ng gilagid ng ngipin at mabuti ding haluan ng kaunting luya ang pinakaluang ugat ng niyog upang pababain ng lagnat. At ang dinikdik naman po mga kabayan o binayo sa almeres na laman ng niyog na may halong kairots ay nagpapalabas ng bulate kung aamusalin sa umaga ng walang laman ang tiyan. At narito naman po mga kabayan ang natural na pagkain ng murang niyog na ito po ay talagang walang halong iba pang mga preservative o chemical. Yan mga kabayan, ito naman pong niyog na ito na dalawa na talop na magulang, ito po ay pwedeng gamitin naman natin ay sa paggata ng ating mga putahe sa pagluluto. At ito naman pong may suloy na ay pwede rin po nating gawing itanim kung gusto po nating magtanim. At pwede rin po siyang bunot, talupan at gawin na rin pong panggata at gawin nating langis, yung natawag nating coconut oil. Yan, ito po mga kabayan, biniak mo na po itong sariwang buko ng niyog at ito po yung kanyang sabaw. Hindi ko lang po ipinakita ay ito po para po makuha natin yung 100% na phytonutrients na kailangan ng ating katawan sa sabaw ng niyog at saka sa mura ay ito po at yun na pong kakayo din. At hindi na po kailangan natin lagyan ng yelo, asukal, o ating ilagay sa refrigerator. Ito po yung atin ang iinom para po diretsyong natural yung pasok sa ating katawan. Ito po. Tapos nga po natin iinomin ito. Napakasarap po mga kabayan. At pwede rin po naman ang ibang ginagawa, tinatapisan po ito, bumabutas at lalagyan po natin ng straw. Maganda rin po yun. Press na press din po yun. Wala po yung talagang direkta. Yan, sa yun po mga kabayan, ito naman po yung mga ating pwedeng
igata, gawin langis at pwede nating itanim. So nga pala po mga kabayan, shout out po kay Kabayang Lenny Renoab from Bicol Region. Maraming salamat kabayan sa iyong pagsubaybay sa aking mga ina-upload na mga video. Mabuhay ka kabayan. So hanggang dito na lang po mga kabayan, at sana'y nagustuhan ninyo ang video na ito. At yun po naman sa mga sumusubaybay sa aking channel, maraming salamat po sa inyo at magandang araw mga kabayan.